Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat ang sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sinabi ng punong saserdoteng Celsias, nakita ko sa templo ng Panginoon ang aklat ng kautusan. Ibinigay niya ito kay Safan at binasa naman ito. Nang matupad na ang iniutos sa kanya, nagbalik siya sa hari at sinabing nabilang na ang salapi sa templo at naibigay na sa mga kinauukulan. Sinabi pa niya, ako'y binigyan ni Helsias ng isang aklat at binasa niya ito sa hari. Nang marinig ng hari ang nilalaman ng aklat, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Tinipon niya ang saserdote Helsias, si Ahikam na anak ni Safan, si Akbor na anak ni Mikaya, ang kalihim na si Safan, at ang mayordomong si Asaya. Sinabi niya,
Isanggunin ninyo ako sa buong Huda sa Panginoon tungkol sa nilalaman ng aklat na ito. Matindi ang galit niya sa atin dahil sa pagsuway ng ating mga ninuno at sa di natin pagsunod sa mga utos na narito. Ipinatawag ni Haring Hoseas ang matatanda ng Huda at Jerusalem at sila'y nagpunta sa templo ng Panginoon kasama ang mga saserdote, ang mga propeta at ang buong bayan. Pagdating doon, ipinabasa niyang aklat na nakuha sa templo. Pagkabasa, tumayo siya sa plataporma ang hari at taimtim na nangakong susunod sa kautusan at sa lahat ng tuntunin. Ang lahat ng naroon ay nakiisa sa hari sa pangako nito sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod, buong pusong iingatat, susundin ng buong lugod. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroroon ang ligayang inaasam. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Bayaan mong hangarin ko na sundin ang iyong utos, higit pa sa paghahangad na yumaman akong lubos. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ilayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay, at ayon sa pangako mo'y pagpalain akong tunay. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y aking sundin, pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sa poon ay manatili, siya'y sa atin lalagi, mamungang maluwalhati. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animo'y tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala niyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag
o ang igos sa puno ng aroma. Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabubuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni nang mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at tinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala nyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Marahil kung meron mang isang taong makakakilala ng kanyang sarili o ng ating sarili, walang iba kundi ang Diyos. Alam natin na kailanman wala tayong pwedeng maitago sa Diyos. Ano man ang gawin natin, ano man ang nilalaman ng isipan natin, ano man laman ng kalooban natin, laman ng puso natin, alam yan ang Diyos. Pero bukod sa Diyos, may isa pang nakakaalam kung ano talaga ang laman ng puso natin. Sino ito? Ang ating sarili. Kaya nga, kung ang laman ng puso natin, kabutihan, kung ang laman ng puso natin, kabaitan, kung ang laman ng puso natin ay puno ng pagmamahal, ito marahil dapat ang kinikilos natin. Ito marahil dapat ang pinapakita natin sa ibang tao. Pero maraming pagkakataon na pwede tayong maglagay ng maskara sa mga pagkakataon na tinatago natin kung ano talaga laman ng puso natin. O may mga pagkakataon na pwede nating palabasin na tayo ay mabuting tao sa iba. Pwede nating palabasin na tayo ay mabait sa iba. Maraming mga tao sa panahon natin ngayon, ang puso puno ng galit, puno ng sama ng loob. Pero kapag nakita mo, nakangiti pa rin sa iyo. Meron nga ho akong nabasang isang meme dito lang daw sa Pilipinas, nagsisiraan na, nagbabanding pa. Nagsisiraan na, nagbabanding pa. Anong pinupunto natin dito mga kapatid? Ipinapaalala sa atin ng Panginoon na kung ano dapat ang laman ng puso, yun ang ipinapakita. Dahil sa mga oras na hindi natin ito ipinapakita, may mga pagkakataon na tayo ay nagpapakitang tao lamang. Sa mga pagkakataon na marahil mabait tayo sa kapwa natin, pero nag-iisip naman tayo ng masama, hindi yon ang laman ng kalooban natin. Tandaan natin mga kapatid, nung tayo po ay nilikha ng Diyos, nilikha tayo ng Diyos ng mabuti. Ibig sabihin, ang kalooban natin puno ng kabutihan. Ang puso natin puno ng kabutihan. Ang kaluluwa natin puno ng kabutihan. Ang pagkatao natin puno ng kabutihan. At kung gano'n na lamang at babalik-balikan natin yung oras at pagkakataon na tayo nilikha ng Diyos, dapat nandoon sa atin ang pagsusumikap na maging mabuti. Ang pagsusumikap na gumawa ng tama. Kaya nga, kung gano'n na lamang ang pag-iisip natin, nangangahulugan at ipinapaalala sa atin ng ating ebanghelyo na tayong lahat ay nakaugnay kay Jesus. At ang taong nakaugnay kay Jesus, nagsusumikap, gumawa ng tama, nagsusumikap magpakabuti, at higit sa lahat, nagsusumikap magpakatotoo. Uulitin ko, ang taong nakaugnay kay Jesus, ang taong nakaugnay sa mahal na pong Jesus Nazareno, nagsusumikap magpakabuti, gumawa ng mabuti, at magpakatotoo
sa buhay. Kaya nga, dapat tayong mga Kristiyano, hindi tayo plastic. Tayong mga Kristiyano, totoo sa lahat ng mga bagay na ating ginagawa. Bakit? Dahil si Jesus ay totoo. Si Jesus ay mabuti. At kung si Jesus ay totoo at mabuti, at tayong lahat ay sumusunod kay Jesus, dapat nagsusumikap din tayong magpakabuti at magpakatotoo. Kaya nga sa bandang dulo ng ating ebanghelyo, anong sinabi ni Jesus? Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta. At ano ba ang mga bulaang propeta? Hindi nagpapakatotoo. Pero ang hamon sa atin bilang mga Kristiyano, kung ano ang laman ng kalooban, yun ang ipakita. Kung ano ang laman ng kabutihan ng puso at kalooban, yun ang ipakita. Mga kapatid, nawa sa araw na ito, manatili tayong nakaugnay sa punong kahoy. At sino ang punong kahoy? Si Jesus. At si Jesus ang magtuturo sa atin na tayo ay mabuti. At kung si Jesus ang nagtuturo sa atin na tayo ay mabuti, dapat tayong magpakabuti sa ating buhay at laging piliing magpakatotoo. Ang tunay na katotohanan, ang tunay na pagpapakabuti ay si Jesus. At kung ang laman ng puso natin ay si Jesus, yaan ang iparamdam natin, yaan ang ipakita natin sa ating kapwa. Kaya po mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, hingi natin ang tulong ng mahal na pong Jesus Nazareno na tayo ay maging mabuti sa kahit anumang aspeto ng ating buhay at lagi nating piliin at gawing magpakatotoo sa lahat ng bagay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nagdulot sa atin ng panibagong buhay ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Sa pamamagitan ng ating mga panalangin, tayong mga makapabagong propeta naway makapagdulot ng mabubuting bunga sa simbahan at sanlibutan. Ang atin pong panalangin, Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang simbahan naway umakay sa mga Kristiyanong mananampalataya tungo sa daan na naghahatid sa pinahahalagahang pag-ibig, katarungan at katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga dukha naway huwag mapagsamantalahan o mailigaw ng mga huwad at mga mapaghangad na pinuno. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang galit ng mga taong nabiktima ng walang katarungan, naway maghilom at matuto silang muli na magtiwala at makipagkaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway tumanggap ng lakas mula kay Jesus na dumating upang tulungan ang may karamdaman at may hina. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga yumao, nawa ay ganap na tumanggap ng gantimpala sa kanilang pagsusumikap. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ama naming nasa langit, ikaw ang aming sandigan sa mga oras ng pangangailangan. Buksan mo po ang aming mga puso sa iyong biyaya at akayin kami sa iyong kaharian.
Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Aking alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang unitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa'yo ay likas, sa pagpupuri naming ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay ministers, sumunod po tayo at maraming salamat po. Thank you.
ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanghulan, Panginoon Diyos nating lahat. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang Diyos ang pag-asa. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanghulan, Panginoon Diyos nating lahat. Inumin inihahain dugo ni Kristong buti, hilatin-hatin pagkain, katawang alay sa piging ni Jesus para sa atin. Sa piging na ito, ating pasaluhan ang katawa at dugo Jesucristo, siya'y ating lakas at tanghulan, Panginoon Diyos nating lahat. Sa piging na ito, ating pagsaluhan katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanghulan, Panginoon Diyos nating lahat. Panginoon Diyos nating lahat. Announcement. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa
sa Basilica Menor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. O ka namin, aral mo ang amin, tunay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong lamatayahan ay salisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inunuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, walhati ka namin.